Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At yung ipag-usapan natin ang balitang kumpirmadong kinukuha na ng Miami Heat si Gordon Hayward. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang future super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, napakaraming player na nga po ang nakadikit sa koponan ng Miami Heat ng offseason sa kagustuhan talaga ng kanilang team na makapagpalakas ng kanilang lineup. Kahit man nga daw po handa na ang Miami na gamitin muli ang kanilang kasalukuyang lineup para sa darating na season, ay hindi naman nga po ibig sabihin ito na hindi na sila gagawa pa ng bagong move. Sa katunayan, base nga daw po sa nalabas na balita ng isang NBA executive, interesado nga daw po ang koponan ng Miami Heat sa isang veteran forward sa katauhan ni Gordon Hayward, na isar naman nga po sa mga manlalarong available sa trade market ngayong offseason. Pero syempre, bago pa man nga po makuha ng Miami Heat si Gordon Hayward, ay kailangan muna nga po ng kanilang team na magsakripisyo ng kanilang mga manlalaro, kabilang na sina Tyler Hero at Duncan Robinson. Bali, ito lang naman nga daw po ang nag-iisang paraan para sa kanilang kuponan na makuha isang Gordon Hayward na meron pa naman nga pong natitirang 2 taon sa kanyang kasalukuyang kontrata sa Charlotte Hornets. Isa pa mga katrops, sa kabila nga po ng pagkakaroon niya ng history ng malalang injury, ay malaki pa naman nga po ang kanyang naiambag pagdating sa pagtatala ng puntos sa loob ng court. Kaya magiging worth it nga po para sa Miami Heat na kunin ito ngayong offseason. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong future super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po magkasamang mag-workout ang mag-aamang sina LeBron James, Bronny James at Bryce James sa loob ng pasilidad ng Los Angeles Lakers, ay marami na nga pong nagtataka ngayon kung maaari pa nga ba sila magkasama-samang muli sa loob ng NBA. Bali, dahil nga po sa pinapakitang laro ngayon na LeBron James, ay kitang-kita na nga po na mahaba-haba pa naman ang kanyang mga taon sa NBA. Kaya meron at meron pa naman nga pong posibilidad na magkasama silang tatlo sa NBA, especially sa Los Angeles Lakers. Pero base rin naman nga po sa sinabi ng NBA analyst na si Shannon Brown, meron lamang nga daw pong 10% na chance si LeBron James na makasama niya maglaro ang kanyang anak na si Bryce James. Pero pagdating naman nga po sa kanyang panganay si Bronny James, meron nga po siyang 90% na chance na makasama niya ito. Gayun para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, 2 taon na lamang nga po ang kanyang hihintayin bago siya pumasok sa loob ng NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.